Mag-aminan tayo ha, may kakaibang kiliti pag pinagkwentuhan natin ang buhay ng iba. May kakaibang saya na naibibigay pag may chismis tayong nalalaman. Masarap naman daw talaga ang pagchismisan ng buhay ng may buhay. Kasi nga, parang naiko-compare natin ang buhay natin sa kanila at feeling natin mas perfect tayo kesa sa taong pinag-uusapan natin. Ang problema dito, kapag may nakarating na kwento sa atin at ang pinanggalingan ay ang taong wala naman talagang pakay kundi ang magchismis ng iba, mangwasak ng reputasyon ng ibang tao, yun ang magiging problema. Ito ang mas malaking problema. Kapag ikaw na naratingan ng kwento ay magbibigay ng opinion mo na para kang judge at ikaw rin ay magdadagdag ng detalye. Ayun na, bahagi ka na ng chismis ng bayan. At kapag ka nagkabistuhan, isa ka sa mga masisisi dahil isa ka sa mga nagkalat niyan, na kung tutusin, hindi ka naman talagang ganyan. Kasama ka na ngayon sa parurusahan. Kapag ang kwento ay sinimulan ng may ikukwento ko sa iyo ha, pero sa atin lang ito ha, ayun na, umpisa na ng pagwasak ng buhay ng may buhay. Pwede ba, pag sa iyo ito na ikwento, isang malaking pakiusap, ikaw na ang tumapos dyan, o tuldo ka ng chismis na nakarating sa iyo. Kung ikaw ang pinagkwentuhan ng isang istorya, kung ikaw ang pinagsharean ng usapan na ganyan, ikaw na din ang tumapo sa pagkausap mo sa taong nagkwento sa iyo. Kung alam mo na rin lang ang katotohanan, ikaw na rin ang magbigay linaw sa kwentong mali na nalaman mo. Kung sakali naman na wala kang alam na detalye sa kwento, sabihan na din ang nagkwento na hindi maganda ang ginagawa niya at maaari siyang mapahamak sa ginagawa niya. Sabihan siya na ilan na bang pagkakaibigan ang nawasak dahil mali ang impormasyon ang naikalat. Ilang tao na ba nagkasakitan dahil mali-mali ang detalye? Minsan nga, buhay pa ang kapalit sa mga nagkalat na mga chismis na yan. Marami ng pagkakaibigan ang natapos dahil sa chismis. At ang pagkakaibigan na ito ay marami ng taon ang pinagsamahan. Marami ng pinagdaanan. Marami ng mag-asawa rin ang nauwi sa hiwalayan dahil nga sa mga chismis na yan. Alam mo ba na ang mga taong nagchichismis ay ang mga taong may kulang sa kanilang buhay? Ang nangyayari, hinahanapan nila ang mga buhay ng ibang tao at sasabihin nila na sila ay hindi ganoon, na sila ay mas perfect na tao kesa sa taong chinichismis nila. Tama ka, ito ay isang sakit. At kapag hindi nadaan sa pakiusapan na itigil na nila ang kanilang ginagawa, ikaw na ang maging modelo na dapat gawin sa chismis. Patayin na ang chismis na yan. I-challenge yung tao na harapin niya mismo ang taong chinichismis niya. Siya na mismo ang kumausap at sabihin sa kanyang tulungan na lang niya ang taong yun at baka malay niya magkatulungan pa sila. Minsan naman kasi ang taong gumagawa nito ay ang mga taong nasaktan na before. May mga nakaraang nasaktan sila at minsan ang taong chinichismis nila ay ang taong naging dahilan ng sakit o ng hurt dati. Tama, ito ang kanilang revenge sa taong yun at feeling niya nakahaganti siya in a way. Minsan, hindi ang taong yun kung hindi kaibigan o kaklose ng taong nanakit sa kanya dati. At sa pamamagitan ng ginagawa niya na ibabalik niya ang sakit na naramdaman niya dati. At kung minsan din, ang taong ito ay biktima din ng chismis before. Nakakakita siya ng ganti sa mga taong ikinakalatan niya ng maling kwento. Sabi nga sa Luke 6:31, however you wish to be treated by others is how you should treat everyone else. Masakit pero kailangan ko itong sabihin. At kung may chismis na dumating sa iyo, maaring sabihin mo ito sa kanya ng may magandang tono at mabait na concerned way. Kung wala ka naman talagang alam sa kwento, manahimik ka. Thanks for watching this video. Subscribe na po sa aking channel ha, Dennis Antenor Jr. YouTube channel para kung may bagong video, ma-notify ka. Isa ka sa mga unang makapanood ng video. Thank you for watching again and God bless you.